Samantala, balikan natin ang ulat ni Ryan Lesigues hinggil sa update sa PUV modernization. Ryan? Audrey, ngayon pa nga lang ay itinuturing ang tagumpay ng LTFRB ang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kasi sa LTFRB, Audrey, ang kanilang target sana ay nasa 70% lang na magpapakonsolidate, pero sa ngayon ay mas nahigitan pa ito. Maring nanindigan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang magiging krisis sa pampublikong transportasyon sa darating na Pebrero 1 kasabay sa napipintong pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Sabi ng LTFRB, umaabot na sa 76.6% ang nagpa-consolidate sa buong bansa, habang sa Metro Manila naman ay umabot sa 97%. Sabi pa ng LTFRB na bagamat may 0% pa sa ibang ruta sa Metro Manila ang hindi pa nakakapag-consolidate, mga short distance na mga ruta lamang ito na kayang saluhin ng mga nag-consolidate na may long distance o mahabang ruta. Nanindigan din ng LTFRB na wala nang magiging extension sa pagpapatupad ng PUVMP. Ibig sabihin, Audrey, huhulihin na ang mga unconsolidated na mga traditional na jeep simula Pebrero 1. Definitely po, ang deadline stands at December 31, 2023 po. Yun hong pagkahanda naman namin po on matters of peace and order. Kinausap na po namin ang law enforcement ng LTO, MMDA, at ng PNP to maintain peace and order during the transition period from January 31 up to February po. Audrey, ang mga impounding area naman sa Metro Manila, Region 3 at 4A ay nakahanda na. Sa datos, lampas 40,000 ang binigyan ng mga prangkisa sa Metro Manila, pero nasa 22,000 pa lang ang nakapagparehistro. Kaya posibleng may mga tumatakbong kolorum na abot pa sa 20,000 sa Metro Manila. Pero ang sabi ng LTFRB, maaring lagpas 600 na lang ang hindi pa nakakapag-consolidate ng mga traditional na unit mula sa lampas 300,000 na rehistradong jeep. Sa listahan ng LTFRB, lampas 300 ng mga ruta sa Metro Manila ang may mga hindi pa consolidated na mga jeep. Ilan sa mga rutang ito ay ang biyahe mula sa at papuntang Divisoria, mula Kamuning sa Quezon City papuntang Maynila at mga jeep papuntang Quezon City, Pasig, Makati at Paranaque, na ang sakayan ay nasa bahagi ng EDSA. It's a resounding success for us dahil ang target rate lang po namin is 70%. Marami po ang sumanib sa programa. Marami po ang naniwala sa programa. Na-map out na ho natin yung mga rotang ito na wala ho nag-consolidate. And most of these are what we call short distance routes. Yung ganun ho ka-fragmented ang public transport system ho natin nung nakaraan. Meron tayong mga rota na either duplicates, either short term. At nung minap out ho natin ito, as against the whole routes po in Metro Manila, and again in comparing those routes po na may nag-consolidate naman po, nakita ho natin na in Metro Manila, major thoroughfares have meron ho mga consolidated entities. Lokal na paraan para sa pagpapatupad ng libreng sakay. Audrey. Okay, Ryan, sinabi mo na nasa 600 na lang sa buong Metro Manila yung hindi pa nakapag-consolidate. Etong sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, anong gagawin ng LTFRB para makumbinsi pa itong 600 na ito na magpa-consolidate na? Well, Audrey, ang LTFRB at ang LTO are just awaiting niante lang nila na kasi ang sinasabi nila, pwede pa naman daw sumali doon sa mga kooperatiba na nakapag-consolidate na itong mga hindi pa nakakapag-consolidate. Pero kung talagang hindi na daw talaga magko-consolidate itong mga natitira pa na hindi pa nagpapa-consolidate na mga jeepney, ay maaari naman silang magparehistro sa LTO bilang pribadong mga sasakyan na, Audrey. Alright, maraming salamat, Ryan Lesigues.